I'm back. Di ba sabi ko magme-makeup ako? Anyway, I just filmed a video before this, in case you don't know. And I said I'm gonna film and do makeup. So, ito na yun. Tapos, sinundo ko yung anak ko sa school. So, ayan, naliligo siya ngayon. So, kung may narinig kayong ingay, galing yun sa vent ng banyo. So, plus naglalaba pa ako. So, excuse na lang the noise. Kasi nga, we need to do a makeup, di ba? I have 3 brushes to try. I don't know which one I wanna use. I have this Real Technique, ELF, and Eco Tools. Siguro gusto ko itong Eco Tools kasi common brush na naman to. So, ano, gusto ko lang, hindi ko pa na-try itong nagpapalit-palit. So, anyway, galing ako sa Walmart. Pagkasundo ko sa kanya, nag-Walmart kami. Tapos, ninisin ko nung muna itong mukha ko. I'm gonna use this Palmer's Skin Success with Vitamin E Anti-Dark Spot Complexion Toner for Clear, Evenly Toned Skin. Nakuha ko siya for $6. Ngayon ko pa lang siya itatry. So, lahat ng... Ano ba yun? Lahat ng gagamitin ko as much as possible. See? Nakasale pa siya. First time ko lang itatry. Or, kung hindi man, first time ko mag-experiment. So, ayan. No, konti lang. Gusto ko lang siyang i-try. Kasi alam mo na, pag ano, nasa public place tayo, maraming madumi. So, kailangan linis muna ng skin. Ako, for my age, ano, okay pa rin yung skin ko compared sa iba. Pero mas maganda yung skin ng mami ko kasi yung mami ko talaga, inalagaan yung skin, maalaga talaga yung sa skin. Hindi lang may makeup yun, pero makinis talaga, hindi na kailangan mag-makeup. Kaya pag nakita ko si mami, sa totoo nakaka-insecure kasi 70 na siya or pa 71 na in 2 months. Pero my God, makinis pa siya sa akin. Kaya nga nagagalit yun sa akin pag nakikita niyo may binubuting-ting ako sa mukha ko. Galit na galit siya. To think naligo na ako ha. Hindi porke naligo ka na malinis ka na. Kaya, ayun o. See? May mga, konti lang naman. Hindi naman sobrang para kang naglinis ng paa sa dumi. Pero may konting dumi pa rin, di ba? Saka nagtagalog na rin ako para mas ma-express ko yung mga opinion ko sa mga product na itatry natin. So, okay na yan. Okay na ako dyan. Saka okay tong ano ha, okay to. Hindi siya mabli sa mukha. So, syempre, since magme-makeup tayo, kailangan well-moisturized din yung skin natin. Lotion lang talaga yung ginagamit ko. Gagamitin ko itong Olay na may collagen. So, iano ko muna siya sa kamay ko. Spread ko muna siya. Tapos yung konti, spread ko siya mukha. Yun lang talaga. Tinatanong nila ako ng secret ko sa skin. Wala. Wala talaga. Lotion lang. Pag minsan may mga, tinatry din akong mga moisturizer. Pero hindi ko naman sila araw-araw ginagamit. Kumbaga, just to keep me hydrated. Ayan. O, mga ganyan. Siguro, antayin lang natin siya ma-absorb ng skin. Bago natin galawin. So, naintiga ako dito. Buksan natin. Ay, ano ba ito? Ano ba naman? Paano ba ito buksan? Palata pa kasi siya nalaman. Ayun. Ayun, cute ah. May lalagyan pa siya oh. Yan yung lalagyan niya. Ang laki naman. Siguro pa hindi mawala. Ano ba ito? Napakapasawa eh. Okay yan. So, yun yung sura niya. Tapos, tukulak mo siya dyan. Parang,
Pupush back mo lang siya dyan. Parang gamot, pinutulak mo lang palabas. Ano to? Hirap pa. Ayan. Takala ko nang balik. Ayan. Kaya yung tsura niya. Nakakabit ko na rin itong maling nabili ko. Kasi, may binili ako sa Eco Tools. Gaga na lang magsalang itong ito. Ito, binili ko to. Hinahanap ko, kala ko kabuki brush lang siya. Yung pala, ganyan din siya. Kaso, hindi ko na makita kung saan makakabili nung handle. Si Eco Tools din siya. So, sasama ko na sa dyan. So, anyway, nabasa ko yung ni Emily Noel na pinag-combine niya yung sabi niya, pinagko-combine niya itong Perfection 4-in-1 by Maybelline saka itong CoverGirl Outlast. So, try natin siya. Alam ko na try ko na ito before. I just don't remember kung gusto ko siya. So, anyway, try natin siya. Salamin ko. Medyo mahaba itong video ha, kasi first impression na. So, yan. Ayun, halong nga lumabas na. Tingnan ko muna kung dark siya sa akin. Parang wala. I don't remember if I like this or not. Pero, it's been a while na rin kasi. So, spread out ko muna siya ng ganun. I make sure na ito na yung gusto kong ilagay kasi ayoko nang umulit pang maglagay kasi yuck, di ba? Kasi nga sponge yung ano niya, yung application niya. Oh my god, nagamit ko na yun. Ayan. Ito yung isa, yung CoverGirl Outlast in the shade medium beige. Konti lang, konti-konti lang. I-spread out ko rin siya dun sa mga yan na kailangan ng extra coverage. Taka lang ha. Na baka kumuhas dito. Gali. Punasan ko lang pinaglagyan. Ganun kasi ako eh. Matikulosa ako pagdating sa ganyan. Ayoko nang maduming kamay, maduming brush, ayoko ng ganyan. Tapos, mag-headband na rin ako ha, para walang sagabal. Ay, pucha na, ano ba naman? Naputol pa. Baka swerte ko naman. Buti na lang may isa pa. Ano ba naman yan? Baka malas ko naman. Kunyari dito, ba't mabahay? Yaman, iban lang naman. So, ito. Pradag ko lang siya. Sabi niya, pinagko-combine niya to. Kasi yung Maybelline, masyado siyang sheer. Itong CoverGirl, may coverage. Kaya lang, mukhang pag dumami siya, makapal. Kaya, i-balance out lang natin. Hindi ko siya type in person. Parang ang greasy-greasy ng mukha ko. Dapat yata, inabsorb ko palalo yung lotion. Ayan. Tapos na maligo yung anak ko kaya talimik na. Ah.
You gonna go play basketball? Where? Elementary, Meadows. Does your dad know? How are you gonna get there? Are you gonna wait for your dad? What? You take care, huh? Ba-basketball daw siya. Doon sa school niya. Anyway. Basketball player kasi yung anak ko sa school. Hindi ko siya type. Hindi ko type yung foundation. Parang greasy-greasy niya. Hindi ko type. Baka dry skin si Emily kaya nagustuhan niya yung combination na yan. Pero ako, hindi ko tayo. So, baka hindi ko na-typean yung Maybelline na yan kaya hindi ko na ginamit. Siguro ganun. So anyway, isa-set ko siya ng... Ano ba? Saan ko binagay yun? Bibili ko lang nung kanina. As in, kanina lang. Oh my God, nandito ko pala yung mask ko. Mukhang basag. Oh my, nasa na siya. Gulo talaga ng buhay ko. Grabe na ba? Saan ko ba lagay yun? Ah, alam ko na. Binali ko pala dito. Dali ah. Ano ito? Ito. Itong isa... Ano siya, super, stay siya for 24 hours. Tapos yung isa, yung dati, yung 16-hour wear. Ito naman siya. Ito. Ayan. So, test natin kung magkaiba ba talaga sila. What's that? They are in the boat. They are in the boat. They are boat. I'm gonna take your key. Your house key. You might lose it. I won't. You better not. I will. Ian, no. I just opened the door for you. Ito namang anak ko, sumabay pa ito sa video ko talaga eh. Ulit. Malis na. Ngayon talaga, yung mga kabataan ngayon, ikaw susunod sa kanila, no? Magpaplano na lang. Mas bahala. Parang dati, pag nagpaalam ka sa magulang mo, itintay mo pa kung papayag sila. Ito hindi. Nagpinaalam lang. Anyway, itong tututu... Where is it? I'll just open the door for you. No. Trust me. Dad, let me take his keys. He trusts you, I don't. Give me my bag. Natawa. Just give me the house key. The door key? Yeah, just that. The house key. What house key? The gate? No, I have a gate key. The one for the house. Say hi to them first. Hi. They didn't see you. No. So they know how good looking you are. No. I'm not gonna give this to you if you don't say hi. No. Okay, bye. Love you. Anong love you? Balik mo to. What? Balik mo yung bag ko! Huh? Put my bag back. Okay. So anyway, itong ito, yung 16 hour, may name siya. Nakalagay, 220... beige, natural beige. Pero ito, 220 lang, tapos may number. Kung saan ko na hinanap yung pangalan, hindi ko talaga makita. Kahit sa likod, hindi ko siya makita. Nakalagay lang, up to 24 hours, hybrid powder foundation. Full coverage, blah, blah, blah.
After 24 hour wear. Oh. Pero walang pangalan number lang. So anyway, tatry ko na lang yung sponge nito ha. Kasi gamit na to, ayokong gamitin yung isa. Itong side na to, na 16 hour, dito sa side na to. Okay. Itatap-tap ko lang siya. Idadab-dab ko lang siya kasi may foundation tayo eh. Kasi baka mamuumuo yung foundation. Hindi ako ganito kakapal mag-makeup ha. Kumbaga nagtitest lang tayo ng product. Trust me talaga, sabi ng ano ko. Trust me, ha? Mabait naman yun. Sa kanaasahan. Marunong magluto. Magpa-14 pa lang yun. Pero 6'2 na siya. So, ito yung 16 hour wear. Malaki naman yung in-improve nung nagpulbos ako. Tapos, sa isang side, tatryin natin itong 24 hour wear. So, parang feeling ko mas maputi itong 24 hour. May pagkakaiba ba? Ay, alam mo, mas powder ito. Mas powder ito kaysa dito. Mas smooth itong bago. Mas in-improve nila yung texture. Mas feel ko tong 24 hours. Mas okay yung feeling sa face. Dito, parang pulbos na pulbos talaga siya. Ito, medyo lightweight yung pagkapulbos niya. See? Tinan mo yung sa mata. Mas ano siya, mas smooth kesa dito. Ah? Mas mukha ko nakapulbos dito, di ba? So, wag na kayo sa 16 hour. Doon na kayo sa 24 hour. Pero, babuff ko lang siya. Pinunasan ko na to, ha? Babuff ko lang siya. Para mag-shear out yung pulbos. Parang hindi ko feel talaga tong foundation na to. Parehong ginamit ko. Hindi ko gusto yung combination niya. Ewan ko anong nagustuhan ng isa doon. At hindi ko rin alam kung bakit ko siya sinunod. Anyway, makikilay muna ako since wala naman akong bagong product na ikitry sa kilay. Then I'll be back, okay? Yan, nakapagkilay na. Medyo mukre yung kilay ko. Kaya mo na. Kasi ganun talaga pag di ka na madalas mag-makeup. So, eyeshadow wise, na-try ko pa pala itong blush na to. Teka. Ano ba to? Oh, ito! Try natin si ate. Si ate, ano to? Si ate Pandora. Avatar Pandoran Paradise sa para sa face. At yung eyeshadow ni Betsy Johnson. Alam mo, hindi ko makita isang ganito ko. Sabi ko, hahanapin ko. Hindi ko makita. So, kung ano lang. Yan kaya yun. Parang hindi. Saka ko na siya hahanapin. Putang ina mo, gulat ako. Walang yaka. Napamura pa ako sa video. Sorry ha, kasi dumating yung husband ko nandito na pala. Pwede na ba? Tignan mo. Kaka-load ko lang naman eh. Gulat ako. Nakatayo siya sa pintuan. Alam ko lang pagupit siya. Ano ba naman to? Baka pakatikamatayan ko ma-video pa rito. Anyway. So, ayan. Si Ate Betsy Johnson. Tayo natin siya. Gawin na rin natin yung makeup ni Miss Universe. Miss Universe. So, gamitan natin ito. Gusto ko maging parang 90s. Yung 90s. Gagamitin ko to all over my eyelid.
itong parang walang name, walang name. Nako, dahan-dahan lang ha. Kasi ang choki-choki niya, oh. Hmm. So, dahan-dahan lang. Lang yatang mabuisit na to. Papatayin ako eh. Yung isa, iniwan ako. So, alam ko, mag-isa ako. Tapos, bilang sumulpot tong isa. Kaloka. Hindi ko na i-edit ha. Kasi, Diyos ko, na marunong. So, anyway. Parang wala. Meron ba nangyari? Meron naman kahit papano. O baka kakulay ko lang kasi siya. So pag nag-ingay naman yung banyo ulit, naliligo naman tong isa. Nag-umpisa tayo na maingay yung banyo, matatapos yung video, maingay din yung banyo. Hayaan nyo na ano. At hindi naman ihinto buhay nila dahil nagbibideo ko. Nakatira din sila dito. Yung buhay din sila. So, excuse the noise na lang. So, yan. Tapos, try ko tong brown na to. Ito. Medyo angular siya. So, ito na rin yung gagamitin ko. Dito. Kita mo yung parang line sa crease. Follow nyo lang yun. Alam mo, hindi ko gusto yung foundation kasi parang nagka-texture yung mukha ko. Eh, wala namang texture yung mukha ko. Alam mo yun, yung parang wala silang nakikitang texture sa mukha mo. Tapos yung suot mo foundation, parang binubootleg, ganun. So, hindi ko alam kung yung foundation yun o yung pulbos. Hindi ko sure. So, you know. We don't know. I don't know. Kung alin ang nag-cost nun. But, I've tried so many foundation. Hindi bira ako nakaka-encounter na nagkaka-texture yung skin ko ng ganito. Baka yung ano, yung Maybelline na 4-in-1 whatsoever. Kasi, tinay ko naman yung CoverGirl dati, wala man akong issue nun. Hindi naman ako nag-primer, so, or the combination of both foundation. I'm not sure. Itatry ko ulit yung combination ng foundation na yun, tapos gagamitin ko yung, hindi ngayon ah, i-update ko na lang kayo. Just try ko yung favorite ko na powder, yung Wet n Wild na Photo Focus. Kasi kahit saan ko gamitin foundation yun, okay siya. So, ganyan lang. Tapos lalagay ko yung same shade. Medyo darker shade sa lower lash line. Tapos, same dito sa crease. Pero outer corner lang. Para mag-wide lang yung eyes, see? Mas bilog na yung eyes. Tapos i-buff out ko lang. So, para pag
kumbaga sa kanta, meet me halfway, ganun. Ayan. Tapos, try ko tong... itong color na to, dito, shimmery siya. Lagay natin sa middle. Ay, grabe na. Grabe yung pagka-metallic niya. Oh. Diba? Pwede siyang for daytime. Hindi siya OA. Kumbaga, if you wanna look glam without overdoing it, this is the way to do it. Kasi you can do your makeup naman without making it really complicated, di ba? Alam mo, excited na ako i-upload tong video na to. Gusto ko makita yung reaction ko, yung nagulat ako. Sino na ulo kasi naman ano, nagkabal naman sa mulpot. E ba, nagpagupit pa naman siya, so kala ko kung ano yun. Yung pala siya lang. Isip na yun, takutin pa ako. So yan, saka ako natitest sa ibang, ano dito, ibang color. Kasi mahaba na yung video. So far, okay naman. Ayoko naman mag-focus dito. Tapos, gusto ko i-try itong Pandora na, na blush. Kasi binili ko to dahil dito. Kasi nagtataka ko bakit may, ano to? Scheme wing. Ano ba itong scheme wing na to? Blush on ba to? Scheme wing. O, ingredients lang nakalagay. Hindi naman sinabi kung blush. May yellow ba na blush? Try nga natin. Naintriga talaga ako sa kanya. O baka pang pang kulay blue na tao lang ito. Ay, ano ito? Parang wala. Yung ganda na pagka-yellow niya. Ah, meron. Normal ba to? Mag-yellow ka na pa blush on? Kasi yung NYX meron din siyang yellow na blush on. Hindi kaya parang color, ano to? Correction. Oh. Maganda naman, kaya lang mukha kong may ano. Mukha kong may ang tawag dun pag yellow ka. Kori. Ano ba 'yan pag yellow ka? SpongeBob. Ano 'yun? Yung sa mata, pag yellow yung mata. Nakahawa yun eh. Para kung may... Eh, bayin na nga lang natin yung kulay. Matanda ang tawag doon sa sakit na yun. Bayin na natin yung kulay ng blush on, Diyos ko. Oh my God, nakakainis yung ganun. Yung pag may iniisip ka, tapos hindi... Kung kailan mo kailangan yung word na yun, ayaw lumabas. Ay, hindi ako impressed dito sa blush on nila. Hindi ako nagagandahan. Oh, pangit. Di ako impressed. Or baka naman pangit yung combination niya. Yan ang sinasabi ko. Pag pangit yung base, pangit yung foundation, pangit na lahat. So kung ano man ang sumira ng mukha ko ngayong araw na to, eh hindi ko alam yung combination siguro ng Maybelline sa kanong CoverGirl. Eh, kasi yun lang naman yung bago kong trinay. So, hindi ko siya type. Insomnia ng insomnia po pasok sa utak ko, pero hindi yun yung nakaka-yellow. Malaria ba? Hindi. Meron kang... Oh my God. I-google ko lang ha, kasi hindi ako... Andali lang ha. Diyos ko, walang ya. Hepa lang pala. Hepatitis. Ano pa pumapasok sa isip ko? Ayun, mukha kong may hepa dun sa kulay ng blush on ko kanina. Dumidilim na ba? O baka yung paningin ko lang nagdidilim. So anyway. Hindi ko gusto yung blush. Hindi ko gusto yung foundation.
try na lang natin ayusin ito. Yung Undone Sunset Bronzer. Try ko tong kunin tong gold. Gawin kong highlighter. Ay, grabe naman. Ayan. Oh, grabe. Ah, okay ito ha. Fairness. A little goes a long way. Tapos tapusin natin itong eye makeup natin. Dapat naman gusto kong itry na dapat kong itry. Mascara na yan. Na-try ko na. Yung Salotti. Try natin itong isa. Itong Sky High without curling my lashes. Naks. Ay! Mag-align na muna ako. I'm gonna use brown one. Para simple lang. Saka pencil na lang. Kunti lang. Ayun na. Kasi nung 90s naman, ganito lang talaga. Tapos mascara. Dapat nga mag-aano pa ako yung false eyelashes. Kaso nawala na ako ng gana dahil sa foundation ko. Ang pangit talaga. Kung nakikita niyo lang, see? Parang may mabutlig ka talaga. Nung bago ako nag-makeup, walang ganyan. Umangit talaga yung balat ko dito sa combo na to. Use makeup that bring out the best in you, not the worst in you. Talagang ang pangit nito ha, in fairness. Sorry Emily, pero Diyos ko, ewan ko. Paano nag-work sa'yo yung combo na yan, pero sa akin hindi. Ang pangit talaga. Oh, wala pang mascara yan ha. Ay, wala pang mascara, walang curlash. Tapos, gusto ko mag red na lipstick ala Miss Universe. Next. Try natin tong, hindi ko alam kung gaano ka red to, pero ang pangalan niya, Prosperous Red. Try natin siya. Basta pag ano, pag soft yung eyes like this, you can wear bold lipstick to make it more to complement each other. Next. Ano? Compliment. Ayun na ba? Oo. Sinawalan ako ng gana talaga. Actually, kung pwede ko lang burahin to kasi gumawa ako ulit, gagawin ko. Kaso, wag na. Okay naman. So you can wear this look at any event, you know, day or night. Simple lang, oh, di ba? I have to play with this more to recommend it to you, kasi I haven't tried the colored one so far. Hindi siya masyadong pigmented, but the good thing is hindi rin siya makalat gamitin. Yung brush hindi ko naman siya nagpalit-palit, so. So far, malambot siya, okay siya. Tapos, ito, gusto ko to, yung Undone. Yung foundation, for sure, ito yon. I don't like this 4-in-1 glow makeup. Ito yung nagpapangit. Siya yung nagpapangit.
Or siguro, kakalotion ko lang kasi. So, lalo siya nag-glow. Pwede. Kaya, next time, gagamitin ko siya. Actually, dapat nga pwede siyang gamitin ngayon kasi winter eh. Dry yung skin. Yung skin, di ba? Pero sobrang glowy niya to the point na hindi na maganda. Tapos yung powder, I prefer the 24 hours than the 16 hours. Kasi, see? Even here, you see this side, mas less, ano siya, hindi siya masyadong powdery katulad nung dito. Sobrang matte na matte nito na parang pang lola mode ka na, ganun. So, yung lipstick, gusto ko yung kulay niya. Yung ginamit kong brow gel is also by Maybelline. Ito, matagal na to sa akin. Meron siyang hair like stroke. Yung Maybelline Fiber something something. Hindi ko na mahanap. Basta yun. So, anyway, I don't like this. Hindi ko siya type. Or baka pangit lang yung foundation kaya hindi maganda yung pagka... Yung blush niya, kasi I've tried different blush na matte. Pero yung pag in-apply mo siya, smooth pa rin yung pag-a-apply. Ito, parang ano siya, ang hirap niya i-move. So, tignan ko nga. Hindi, mahirap siyang i-work with. Hindi siya madaling i-work with. So, hindi ko gusto yung texture ng blush. So, siguro, tatry ko na lang siya ulit with other foundation. Baka, sabi ko nga, pag pangit yung base, pangit lahat. So, you have to pick the right foundation for you. Kaya, ayun. So, lilinisin ko na yung mukha ko. Titignan ko kung makakagawa pa ako ng isang makeup. Pero, I doubt it. So, thank you again for watching. I'll see you again next time. And I have so much products to try. But nawalan talaga ako ng gana rito. But I hope you appreciate it. I hope you like this kind of video where we try all new products. And I'll see you again.